Hindi man nagdulot ng matinding pinsala, pinaralisan naman ng bagyong Quinta ang biyahe sa ilang probinsya. Libo-libong mga pasahero ang stranded sa mga pantalan at airport. May report si Jam Sisantes. Dumaraing na sa hirap ang mga stranded na pasahero, lalo na ang mga bata sa Tabaco Port sa Albay. Ang mahigit 200 kasing stranded na pasahero, pilit nagsisiksikan sa maliit na waiting area ng pantalan. Ang pamilyang ito kasama ang kanilang sanggol, pinili na lang humiga sa malamig na sahig at sa ilalim ng mga upuan. Pating po kami sa Tabaco Port ng 24 ng umaga po. Malungkot kami dahil hindi namin nakapiling ang aming pamilya. Saka sana makauwi na kami ngayon. Habang ang iba, sa bangketa na lang nagpapahinga. Pilit namang inaayos ng mga lalaking ito ang mga nasirang poste ng ilaw sa Port sa Sorsogon. Marami sa mga ito na bali sa lakas ng hangin na dala ng bagyong Quinta. Aabot sa mahigit 800 ang na-stranded sa lalawigan. Sa Dumaguete City, stranded din ang 300 pasahero sa pantalan. Kung ang iba, piniling umuwi na lang, meron pang ilang nagbabaka sakaling makasakay ng barko. Ang grupong ito gumawa ng makeshift na kama mula sa mga upuan. Nililaw naman ang Philippine Coast Guard na oras na alisin ng pag-asa ang storm signals sa mga port of departure at port of destination ay papayagan na kaagad na makabiyahe ang mga sasakyang pandagat. Hindi natin masabi kasi kahit sa ganda ng panahon, pero ang advisory ng pag-asa ay nasa signal number 1 pa tayo, so hindi pa po tayo pwedeng magpaalis ng barko. Kahit naman kanselado ang mga biyahe ng barko, patuloy pa rin dumarating ang mga pasahero sa Tagbiliran Port sa Bohol. Siksikan sa silong ang mga lalaking ito para lang hindi mabasa ng ulan. Marami kasi sa kanila may pasok pa sa trabaho, kaya't nagbabakasakaling makasakay. Mali ko si Bukay, trabaho, duty. Sa Cebu, ibinalik na lang ng ilang shipping companies ang ibinayad na pamasahe ng mga pasahero. Stranded din sa mga terminal ng bus at van ang maraming pasahero sa Kadapawan City. Tuwing may dumarating na sasakyan ay naguunahan ng mga biyahero. Tila nilamo naman ang galit ng dagat ang port ng Bredco sa Bacolod City. Sa lakas ng alon at ulan, wala nang makabiyaheng barko. Maging sa NAIA, marami rin hindi nakabiyahe dahil kanselado ang mahigit 30 domestic flights. Ang aga namin dito, 7 o'clock. Bad weather, wala tayong magagawa, hindi naman natin kagustuhan. Kabilang sa mga kinansela ang mga biyahe Pakatiklan at Kalibo sa Aklan, Virac Catanduanes, Legazpi Albay at Rojas Capiz. Pinapili naman ang mga pasahero kung magre-refund o magre-rebook na lang. Jam Sisante, GMA News.